Okay, good morning. Papunta ako ngayon sa kausap kong motor. Ayan, bali, bibili tayo ng bago nating motor. Actually, second hand lang siya. Dahil napakahirap kumuha ng brand new nito. Mag-aantay ka pa ng 4 to 7 months. So, nag-decide ako na second hand na lang yung kunin, para on the spot makakuha tayo ng unit, kasi talagang pahirapan yung pagkuha nito kapag brand new yung bibilin mo. Tsaka kagandahan dito sa second hand nga ayun, may mga nakakabit ng accessories kapag bumili ka ng second hand. So talagang bubusisiin mo na lang yung makina, kasi yun lang naman ang pinaka-importante, makina, chassis, kapag bibili ka ng second hand na motor. So yun yung unang-una mong titignan para kahit second hand man siya safe pa rin yung pagkakabili mo at wala kang masyadong gagastusin. At syempre dapat yung odo mababa lang. Yun nga, original odo, yun lang naman ang importante . Basta original odo yung makukuha mo, okay na yun, goods na yun. At yung bayaw ko bumili na siya last month pa, no, ng motor na to. So medyo excited siya kasi talagang dream bike niya ito. So ako, nagantay ako ng ilang weeks, talagang inano ko muna, kumbaga inantay ko muna na may maglabas ng bike na maraming accessories, kasi talagang yung accessories ng motor na to napakamahal. So yun, ayun nga, bali hindi tayo nagkamali sa pag-aantay. May natsambahan tayong isang bike na kaka-post lang kahapon, so hindi agad ako nagkatibuli na mag-down payment dito, kasi talagang nakita ko yung mga accessories niya. Talagang sobrang kompleto na konting-konti na lang yung i-add mo para makompleto yung accessories. So kagandahan talaga sa accessories. Nung nakita kong nakapost kahapon ang mamahal ng accessories na nakakabit, at talagang napakaganda ng presyo niya. Saktong-sakto, at talagang pag gusto kong i-resell may i-resell ko pa ng mas magandang presyo. Ayun, so yun. So ngayong araw pupuntahan ko na siya. So sasama ko si Bayaw, at medyo naiingit nga siya sa akin dahil nga yung nabili niyang bike yung previous yung accessories na nakabit yung windshield lang tsaka yung gulong na bago. So yung mabibili nating motor ngayon na yun, na para sa akin naka signal light na siya, HD core, tail light HD core. Yan yung mga sample ng mga naikabit na dun sa bike na mabibili ko. So halos kapresyo lang nang nabili nung bayo ko, na konti lang yung accessories. Pero yun nga, dahil naman gusto niya yung bike na yon, so okay na yon. So ang gagawin na lang niya talagang mag-upgrade siya ng mga accessories na gusto niya para sa bike niya. So let's go, samahan niyo ako. At ito nga pala yung binili natin bike. So yun, yun na nga, ito na yung ating bagong bike, Vespa Sprint 150. Yan, madami ng upgrades na ginawa si Sir dito. So napakaswerte natin sa bike na to. One more try. Okay. Paalam na siya sa bike niya. Okay. Okay, bali uwi na natin itong bike na to, Vespa Sprint 150. So yun, sasapada lang natin sa pick up at ready na para umuwi, kaso abutin yata kami. Okay, bali nakabalik na kami dito sa Cavite,
At mamaya ibababa na natin to at i-test ride. Pero doon na sa bahay sa Lioro Homes. So, konting walk around lang. At konting pasilip sa mga upgrades. Ayan. Naka-HD core na siya na signal light and tail light. Naka-original acrophobic pipe. May mga konting carbon. Ayan, carbon lodi. Siyempre may foot peg na rin. Previous na 'yan. So 'yun. Yung full review mamaya na lang pagdating sa bahay. Ayan siya. Bali, nandito na tayo ngayon sa bahay. At naiuwi na natin itong Vespa Sprint 150. Ayan, bali ito yung itsura niya. Ganyan siya kakinis, ganyan siya kaganda. Alright, at talagang sobrang daming upgrades na ng motor na to. Na mga... Ayan, bali, pinasilip ko kanina yung mga konting upgrades na nilagay dito. Bali ngayon, titignan natin lahat ng mga upgrades na inilagay ng unang may-ari. So, let's go. Unang-una, syempre, itong yun, bar and side mirror. Okay. Ito yung kanyang lever, shorty lever. Yung kanyang mga switch, ayan. Ginawa na rin siyang black. At yung kanyang side mirror, ayan. Bali, nilagyan na rin siya ng cap. Ito, ginawa na rin siyang black. Hindi ko lang sure kung carbon ba to or ano lang, or sticker lang. At syempre, ito yung pinakamalupit na upgrades dito. Naka HD core. Ayan siya. Na signal light. Naka HD core na rin siya na tail light. Signal light sa likod, sa rear, syempre. Na carbon lodi. Okay, meron din siyang clear na takip dito sa panggilid niya. Siyempre ito na sumabit na kanina, hinahingi ko na rin dun sa isang Vespa niya. Angkasan. Okay, siyempre ito rin yung isang pinakamalupit na upgrades dito. Itong acrophobic, original acrophobic para sa ating Vespa. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 40,000 ang halaga ng ano na to, ng pipe na to. Siyempre, meron pa isang carbon lodi dito. Ayan. Marami pa. At meron din ito. Ayan, sapin niya sa ano, apakan. Parang floor mat. Okay. At ito, carbon. Hindi ko alam kung carbon ba yan o ano. Sticker lang. At meron pang iba. Papakita ko sa inyo yung loob niyan, maya-maya konti. Medyo inubutan lang tayo ng ambon dito. So, tara, ilipat lang muna natin yung motor. At syempre guys, hindi pwedeng hindi ko ipapakita sa inyo yung karga nito sa loob. So, hindi ko alam kung ano yung exact na kinarga dito. Malosi yata, hindi ko sure ah. Pero ito, papakita ko sa inyo yung loob ng ano niya. Pinakita niya lang din sa akin kasi kanina ito. Ito yung toolbox niya. I think kasya naman yung isang helmet dito. Full helmet. Full face. Okay. Bali, ito natatanggal to.
Ayan, silipin natin yung loob. Tatanggalin lang natin to. Ayan. Ayan siya. Ayan, kung nakikita nyo, pinalitan na ito. Hindi ko alam kung kargado na ba tawag dito sa ganito kasi ngayon lang din ako nakakita ng makina ng Vespa. Yung mga anik-anik niya. Ngayon lang talaga ako nakakita niyan. So ito, hindi ko sure kung ano tawag dyan, pero sabi niya kakabila lang din daw niya yan at kakabit lang din daw niya yan. At ayun, kung tutuusin mo daw, yung CC ng motor na to is nasa 180cc na daw yung motor na ito. So yun, yun lang yung nakuha kong information sa kanya. At ipapacheck na lang natin sa mga mekaniko na kilala na natin or sa mismong Vespa Imus. Tignan natin kung ano ba talaga yung laman nito para makita nila. Next time, ibablog na lang natin yung next time. So sa ngayon, ito lang muna yung mga may papakita ko sa inyo na laman ni Vespa, ng bago nating Vespa na nabili. So yun, subukan natin siyang i-ride at i-review naman sa susunod na araw pag hindi na maulan. Ayan siya.